Papunta na kami ng hospital. Sana okay si baby. Meron din push present si Jello. Let's go! Naka-admit na kami. Uy, mga sis, naalala ko sa inyo. Pinadala ko pa rito yung bagong hair mist. Ang galing, diba? First time ko nga siya na magkakaroon ako ng new final na packaging. Kinakabahan na din ako. Nararamdaman ko na pray for me. Ayan. Oh, hindi naman nakafocus. Ayan, nagre-record na. Ah, wait lang. Bigyan nyo lang ako ng ilang segundo. Ayusin ko lang ito ubo ko. So today is the day, well, not actually the day mga CZ. Bukas pa yung D-Day ng mga anak ako. But ngayon, in an hour actually, tama ba in an hour? Papunta na kami ng hospital because 5 kailangan nandun na kami. 5 ang aming expected time of arrival doon and... Hindi na ako magsalita. Ito na, medyo kinakabahan ako. Kasi nung mga una, parang hindi ko alam kung mararamdaman ko eh. Pero yun nga, kailangan nandun kami ngayon dahil bukas ng umaga, 11 a.m. ang aking scheduled CS appointment. Hindi na ako makapagsalita. Pansin nyo ba, medyo kinakabahan ako. Ganito ang pag kinakabahan ako. Kakatapos ko lang maligo, medyo basa pa ang aking buhok. Kaya nakabuhaghag na ganyan. Ready na yung gamit namin. Talagang pupunta na lang kami sa hospital. And si Jelloy, tinapos na lahat ng mga pwede niyang tapusin na trabaho. Kasi ang pinakahuli lang namin na work na hindi nagawa is, or na medyo napatagal ang gawa since first or soft launch pa lang namin, si ACV Fine Jewelry. And yes, mga CZ, nag-work muna kami bago kami pumunta ng hospital. Ganun talaga ang realidad ng buhay. Work is work, pero syempre, kailangan namin tapusin yun so that we can welcome our baby smoothly, very relaxed, and wala kaming iniisip. Ang isip lang talaga namin ay nandoon sa process ng panganganak, and of course, kay baby. Medyo lalapit ako kasi hindi ko pala talaga nakaganito. Yan na nga, wala na magagawa talagang scheduled CS because the baby, yung ulo niya, nandito pa rin siya sa taas and walang choice. It's scheduled cesarean, and supposedly, ang una naming schedule is October 10, tapos, bigla ako nagkakaroon ng mga mild contractions, mild to moderate actually. So, sabi ni Doc, parang hindi kaya October 10. Naging October 6 to 8, tapos naging ngayon na because pwede pa sana namin i-extend dahil medyo nawawala yung contractions ko, but mag-e-expire naman ang swab namin. So, before tayo umalis, explain na ako sa inyo kasi mamaya, baka hindi na ako gaano makapag-vlog, baka montage na lang yun dahil hindi ako mag-vlog sa loob ng hospital at alam ko, hindi rin naman talaga pwede magpakita ng mukha ng mga patients, mukha ng mga staff. So, nagpa-swab kami ni Jelloy September 26 and mag-e-expire yon mamayang gabi, October 2, 11 p.m. Kasi 7 days ang validity, parang ganyan. Tapos si Ate Ana, yung kasama namin sa hospital, nagpa-swab siya kahapon. Waiting lang kami sa result ng kanyang RT-PCR and then tatlo kami pupunta ng hospital. October 3 ang magiging birthday ni baby, mga past 11 or mga 12, ganyan. Ang dami kong pinapanood kagabi, puro tungkol sa CS, kung paano pagka masi-CS ka. Nung una, nanonood pa ako kung paano hiwain, kung ano mga different cuts. Hindi ako natatakot dun eh. It's more of takot ako sa safety ni baby, pero ako parang sa ako nalang iisipin yung sarili ko. Kasi either way mga CZ, kailangan kong ilabas si baby, saka na ako. Ganun pala ata talaga yung pag magiging nanay ka na. Ayun na nga, pasensya na, wala akong gaanong post ng mga huling araw kasi talagang ako ay natutulog lang para tumigil yung contractions because if scheduled cesarean ka, mas maganda kung hindi ka na rin mag-labor before ka biyakin mga sis, di ba? Hindi ka maunahan ng contractions for a normal delivery kasi either way mga sis, rich nga eh. Wala na talaga tayo magagawa dun. Ang dami ko na sinabi, libot-libot muna tayo dito sa condo habang ako ay may isang oras pa. I'm actually doing an unboxing video. Alam mo mga sis, di ba nag-birthday ako, parang stories lang yun, tas yung pinag-stories ko pa yung mga staff ko para may ma-post mo lang ako na update sa aking IG story. Tapos, may mga nagbigay ng regalo, may mga binili ako for my self. Meron ting push present si Jelloy, pero lahat ng yon hindi ko na talaga naisip na i-unbox because ang aking utak ay talagang nandun sa process ng panganganak. So, pasensya na. Puro ako pasensya dito sa video na to. Wala akong ganong update. Ayan, nakaset up na ang aking bassinet. Tapos, ito yung ina-unbox ko nga ngayon. Sa cellphone ko lang siya i-unbox, lalagay ko dito. And those videos, mga CZ, that video pala yung unboxing, yung mga birthday gifts sa akin. Probably, you'll be able to see pag nandito na si baby at nagkaroon ako ng time to unbox them in one video. So, definitely, mag-iiba na yung aking time management because of course, baby first, family first, before everything else. Tapusin ko lang itong isang video na to dahil meron pa akong time. Sayang naman. Lalagay ko lang sa stand so that I can do unboxing video. Diba nag-let go ako ng mga items and definitely, may mga kapalit sila. Parang dapat dun sa kabila ako gagawin. Uy, magang babagsak.
Tapusin ko lang to dahil biba. Ayan mga CZ pati Kim, isa to sa mga bag and 'di ba nakita niyo nakakuha ko ng red na ganito sa store. I exchanged it for a neutral color and sa gray market ko na siya binili. Anyway, ang pinalit ko naman is Hermes din. So, hindi naman siguro magagalit sa akin yung nasa store. Tinatanggal ko lang tong plastic kasi they really avoid resellers. Binibigay nila yung mga ganitong bag dun sa talagang alam nila na may gusto ng that specific bag. Ayan, dyan muna kayo. Actually guys, ang dami kong dapat i-unbox pero wala talaga akong energy to unbox. Gusto ko muna i-secure itong nandito. Ito yung susuotin ko sana paglabas ko. Meron akong dalang gray and black. Madaling isuot. So, kung tatahian ako dito, hindi siya sasabit. Yung mga ganun or kung mga sisihan sa H&M ko lang to. Binili and wait lang, mag-ayos lang ako. Ayan, lahat yan ay for unboxing and may dadating pa na isang orange na box. Saka na lang lahat yan. Ano? Ngayon lang ata nangyari sa akin na wala akong energy Nawalan ako ng battery. Ano ba sinasabi ko kanina? Basta, ayan, hindi ko sila na-unbox. Balik na lang mga sis, ha? Dahil lahat ay ready na, ang kailangan ko lang kunin ay aking cellphone at susi ng sasakyan. Dinala ko lang to kasi si Jelly. Bumababa siya. Nakakalimutan niya yung susi ng sasakyan. So, paano tayo aalis pagka wala susi ng sasakyan? Hello, Dodi! Hindi ko pwedeng sofa eh. Pagbalik namin, tatlo na kami. Ay, ano na, apat na. Kasama pa si Ate Ana. Dodi! Si Dude! Sabi niya, saan pa kasi kayo pupunta? Yan, ang buhay ni Dodi. Dumay mo na naman, Dodi. Buhay ni Dude. Sa sapatos na lang ako mga sesmars. Itong dala-dala ko. Meron naman kasi silang ibibigay na. May ibibigay naman sila na. Ay, kung hirap na. Ano ito dito? Chinelas doon sa loob. So, ito na lang. Kaya ko talagang nag-ano lumimedyo sa sneakers. Super comfortable t-shirt. Leggings from Uniqlo. Ano ko? Maternity leggings to. Kasi tingnan nyo mga sisi. So, ganyan siya. Pero dito nagpo-provide ng sobrang support ha, kasi super lambot lang nito. At least naman, di ba? Stretchy, hindi siya constricting na malaw. And, yun na. Masis, let's go. Guwait na lang ako sa kanila. Pero alam nyo, naalala ko magtimbang. Kasi di ba, ilan ba ang mababawas na timbang after mga anak? This is in pounds, 139.1 pounds. And kumain ako, kakakain ko lang ng late lunch. Ayan, nagdadala lang siya ng jacket. Kanya nagagamit yun. Si Potter, sabi niya, Alam niyo na nakakalis yung isa naman. Nag-ano, let's go. Wow, ang linis. Parang di atin. Panglinis. Hindi, malinis talaga. Nilinis ko kasi kanina to. Yowa, si Ate Ana naglinis ko. At saka kahapon nga, ipinak-car wash po siya para, alam niyo yun, kakahiya naman dun sa baby. Unang lapag niya, dumi. Wait lang, magsi-seatbelt lang ako. Usually, pag-aralan mo yung sa car seat ha, kung paano siya ikakabit. Sinend ko na sa yung video. Diba, alam mo, problemahin mo yung panganak mo? Kasi, alam kong after kong manganak, hindi mo pa rin napapanood yung video paano ikabit yung... Video? Video nung ano, pagkakabit ng car seat. Kaya na. Ebidensya pa eh. Doon na vlog. True! Last time kasi ng ultrasound and NST, binigyan na kami na admitting orders. And nung diretso kami sa admission, ito yung binigay sa amin na papers. More on reminders lang naman siya. Ayan, proper decorum in eso. Tapos sa loob, yung mga room rates ng St. Luke's ngayon. Kung curious kayo kung magkano, ayan na siya mga sis. Pero depende naman sa inyo kung anong kukunin nyo na room. Tapos, paano sa fuel health benefits, waiver sa companion, patient safety, reminders, yung SSS ata, alam ko, sabi kasi nila, pwedeng after na daw siya, kasi, pero si fuel health before ma-discharge. So, ayan yung binigay sa amin. Okay lang ako pinapakita mo yung mga. Okay lang yan. Ang ayoko lang ipakita yung bill ng hospital. Ayan, naka-admit na kami. Hindi nga akin. Galing kami dun sa admission. Kaso may gidaan na lang kami saglit na results. Ayan na, wala yung room na gusto ni Jelly. Pero ang cute kaya, may mural. So meron akong tag. Si Ate Ana meron din, nakalagay companion. Saka si Jelly companion. Need me na letter from the doctor para dalawa yung companion. Tapos ayan, ang cute naman ang room na to. Shifting kayo ni Ate Ana dyan at saka dito. May ko ba to kasi bigla si Sir from admission. Pero ayan yung kit. Tapos yung ano, gown na susuotin. Ito last time nung nagano ito din yung nakita ko. Kaya hindi ako nagdala ng toiletries. Check ni Jelloy ang tubig. Uy, pero Jelloy, kasi katulad niyan, dalawa lang. Kailangan natin yun ang pinakaunang-una.
tubig. Kailan natin ang stock ng tubig. Pero ang cute talaga ng room na to. Tingnan nyo, meron pa siyang cabinet. Gusto nyo ba nang inikot? Ito siguro yung sinasabi ni doktora na may mural na room. May mga cabinets. Na-orgot akong buksan yung cabinet. Oo nga, laki na. Bakit ang daming cabinet? May safe din siya. Ito yung in-open ko. Tapos, press, coffee, microwave. Oh yes, microwave. Tapos yung sanders, TV, and yan. Hindi siya ultra malaki. Hindi rin ito yung pinili ni Jelly. Pero ito kasi yung meron. So, ayoko pang humiga dyan. Luti ano, may umiiyak na baby sa labas. Maternity floor kasi ito. Mayroon akong tubig. Kailangan tubig at iano bilhin tayo. Tsaka, uunin yung gamit para malalim natin dito. Natanong kasi ako kanina kung mag-wheelchair ako. Yung nakakapaglakad naman ako, wala naman akong nararamdaman na pain. Tsaka okay lang din yun kasi sinusulit ko na ang paglalakad dahil after nito, baka hindi ako kapaglakad na isang araw, hindi natin alam. So, let's see. Ano makapaglakad agad ako para makakahalin kami? Maliwalas nga eh. Tsaka medyo ma-bright yung ilaw. Oh. Yung mga room kasi dilaw lang yung ilaw. So, yan ang pasyente natin, diba? Na-testing niya na. Ayan, go-order muna kami ng pagkain. Noong huli ko kasing admission, yung mga resto, sarado sila. Parang maagang nagsasarado dahil siguro wala naman din talaga masyadong taong pumupunta. Bawal naman pala visitors, ni-remind kami. Kaya mag-order na kami dito sa room service nila. Hanggang anong oras nga ba to? Hanggang 8:30 siya. 6 a.m. hanggang 8:30 p.m. So, may mga pasta. Masarap yung pagkain dito in fair, yung sa room service nila. Na-enjoy ni Jello ito sa last 2 times na-admit kami. Dahil wala naman talagang gagawin ngayon. Baka magtaka kayo, bakit ang aga namin ngayon? Pwede naman daw 2 hours before operation ba? Tama ba? Pero akala namin kasi nung una 8 a.m. So dapat 6 a.m. nandito na kami. Ang sinabi kasi ni doktora, mas maganda daw na parang the night before nandun na kayo siguro para kung may gusto siyang i-request na gagawin or what not, at least hindi rin kami mahahassle sa umaga. Pero na-move yung schedule ko from 8 a.m. tomorrow to 11 a.m. So maliligo muna siguro ako bago ako pumasok ng operating room para pag hindi ako pwedeng makatayo, hindi ko pa carry, hindi agad ako madudugyot or malalagkit after the operation. Pili muna kami ng pagkain namin. Order na si Jelloy. Sinigang na salmon at lechon kawali. Yung sinigang kay Ate Ana. Tapos amin yung lechon kawali, makingi lang kami na ng sabaw. And extra na pasta kasi ayan ang oras ngayon mga sis. 7 p.m. hanggang 8:30 ang room service. So order na ako kasi dahil mamaya ay pwede ko naman siyang iinit dyan sa microwave. May fasting kasi na 8 hours. So ang pinakahuli kong pwedeng kumain is 3 a.m. So walang ma-orderan ng mamaya kaya ikukuha na ako tapos iririhit na lang sa microwave. Takot magutuman ng buntis. Ang ganda ng food na mamaya. Niloloko niya ako kasi galing sila sa sasakyan. May nadagdag pala sa dinala namin. Yun, unan and then kumot. Then the rest ay yung nakita niya sa hospital bag. So, kung na namin gagawin is maglalabas mga charger, yung mga damit para mabili silang ma-access. Baka ito ay iiwan ko na sa CR. Minan din ako kahit maalis. Galing sa room, inuuna ko na yung mga ganito para wala na akong kailangan pang ayusin after. Relax na, diba? Uy, mga sis, naalala ko sa inyo. Taladala ko pa rito yung bagong hair mist. Ang galing, diba? Mabot yung hair mist. Nandito na kasi siya sa Pilipinas. Yung mga bagong scents, which is Sweet Glaze and High Tea. First time yung makikita sa vlog na ito yun. Pakita ko sa inyo. Nag-ayos si Ate Ana. Ito yung new scent. Wait lang, pakita ko lang sa inyo inaayos ni Ate. Para, diba? Isang salpakan. Tapos pag-aalis, ilagay isang lagay lang din dyan. Ang dali lang yung nadala dito. Isa lang na hila-hila. Tapos yung lagay ng comforter namin. Tsaka pillows. Yun lang. Tabi na lang namin yan. And ito na mga sis. Tadang! Ito yung pang-uwi ko. Kasi this, kaya nakaganyan. Kay baby, tas yung kumot kay ate. And sa kabilang side, lahat ng mga damit na nakapack. Day 1, 2, 3. Mga diapers, mga extras. O, diba? Guys na. Ito pa pala. Hindi ko pa na ilalagay. So, ito yung mga dala ko na toiletries. Dito ko nalang ilalagay yung, kaso baka mahulog. Yung mga mouthwash sa likod. Tapos, ay, hindi nyo pala kita. Facial wash na maliit. Betadine skin cleanser. Kasi, diba nga, tag-COVID ngayon. And Betadine na gargle. Tapos yung bagong hair mist dyan na din. Yung personal bidet. And hindi ako nagdala ng mga shampoo, mga sabon. Kasi meron naman sila dito. Tanggalin na natin. Kanina all over dito may mga nakalagay na sanitized na ribbons. But tinanggal ko na. Kaya hindi rin ako nagdala ng toothpaste. Si Jelly lang pinagdala ko. Dahil meron siyang kasamang toothpaste. And meron din talaga dito. Suklay. Excited ako kaya dinala ko to. Kasi diba, first time ko nga siya na magkakaroon ako ng new final na packaging. Because every time magde-develop kasi, ang napupunta
pinakita sa akin is yung sample. So, same. Merong heart na logo dyan. But this one is the high tea scent. And then, we also have itong isa, which is the sweet glaze. Ito kasi nabuksan ko na kanina kaya may ganyan. Tapos may heart na logo. Ito yung dalawa. Kaso na-shake siya mga sisi. So, green. And then, we have orange. Ayan siya mga sisi. Sobrang nakakatuwa kasi naihabol talaga siya. So, meron din ako sa bag ko. Pero dahil excited ako, dinala ko rin sila kasi si Jelly, si Ate Ana, gumagamit din sila. Buti na lang mga sis, tulog. Alam niyo kung bakit. Dumating kanina yung pedya, kaya hindi ako nakapag-vlog. Mga tanong lang kung nakapag-swab. Tapos yung swab kasi is yung COVID swab. Tapos yung swab for me, strep bis, swab ba yun? Basta swab sa vaginal, ibang swab mga sis, hindi sa ilong at sa bibig. Kung saan ginawa, tapos ano yung mga naging sakit ko habang nagubuntis. From the pedya team naman yun. And yun, madali lang mga sis, hindi ako makapag-vlog kasi nahihiya ako. Ibiglang nag-ring, tapos tumawag yung admission. Pwede daw yung executive suite. Buti na lang, mga sis, yung may gusto ng suite ay tulog. Kasi sayang naman. Siguro kung hindi panahon ng COVID na pwede magbisita, pwede. Kasi pag si tatay na hospital, ganun yung room dahil nahihiya siya sa mga bisita. Hindi dahil gusto niya mag-suite, kundi dahil walang space para sa bisita. Eh, wala naman bisita ngayon. Tsaka sayang, mga sis. Ang laki ng diferensya ng presyo. Parang, basta mga sis, malayo. Sayang, buti na lang tulog tong ano. Hindi siya baka pag-react. Sabi ko, parang hindi na lang po. Sabi ko doon sa admission. Dito na yung food. Magtatanggal muna ako ng mask. Kaso tulog pa rin siya. Napagod yan. Pagod na pagod yan. Agad-agad. Ito yung for later ko na clubhouse sandwich. Tapos yung sinigang salmon and yung iba ay nandito. This is, ito mamaya din. Pasta. Tapos ito yung amin ni Jelly. Lechon kawali. Ito na ako. Kain na tayo. Ayan, kain na kami ni Ate Ana. Galit-galit na muna. Si Jelly nga ay maya-maya na lang yung pasyente sa likod ko. Kumagalaw tong ano, tong kama. Paano kaya ito isustop? Baka madulas ako. Hindi ko rin alam kung paano. Ayan ba yan? Hindi ko alam kung paano. Ano yan? Ayan mo na. Wala nga nag-discover ito. Mag pa. Hindi na pagkagalo. Ayan. Sabi ng kapatid ko, ang naalala daw niya nung siya, nagutom daw siya. So sabi niya, saktoin mo lang yung kain mo. Meron kang allowance sa dito. 8 hours pa naman eh. So wala kami mabibili mamaya. In advance order ko na yan. Galing, di ba? Makatapos ko lang kumain. Si Jelly mamaya na lang siguro kakain yun. But, napo ako. Kasi pagkapasok ko dito, biglang dumating naman yung OB. From the OB team and chinik. Okay, heartbeat ni baby. Nagtanong ng konting questions. Buti pala natanong ko kasi akala ko 11 ako susunduin dito kasi 11 yung schedule ko. Yun pala, mga 9 daw susunduin ako. Tapos 11 daw yung time talaga na cutting. So at least natanong ko kay doktora. But I'll be ending this vlog. So next vlog nyo na mahahusgahan mga sisi kung nag-choke ba ako o hindi. Ngayon, kinakabahan na din ako. Nararamdaman ko na. Pero mag-aan pa rin naman sa pakiramdam. Sana makatulog ako na maayos. Kasi bukas, hindi ako sure. Kung tuloy pa ako na maayos if nandiyan na si baby. Pray for me. Pero by the time that you're watching this, malamang naka-out na rin si baby kasi kinabukasan. Hindi naman may edit tong vlog na to. Because today is Saturday. And ang day ng CSE is Sunday. Ayan. Maraming salamat guys. And see you on our next videos. Bye-bye.